You are my sunshine. The chair is not my son. Mga Jojo, intro pa dyan. Ako nga pala si Led Dagato at yes, hindi pa naman tayo ulit sa April Fools. Ang bagay, whatever. So anyway, hindi na magtatagalog, wala rin naman nanonood, let's go. So una naman tayo sa unang video ko nyan para mag-review ng Edena, hindi na po naman ma-review ng issue. Makisaw-saw na lang ako sa nag-review rin ng issue about sa nagpatato sa angog ng ano yan, Taragis na yun na ito sa angog. Medyo i-review natin siya. Binaling ako dito ang influencer na nag-comment or nagkaroon ng reaction video at ngayon tingnan natin kasi nahugak na ako maghanap na inutanaw ng Gabos Paulol, Nico David, tapos yun yung TPC nga pa lang ko. Lahat na sikat na siya, alam ko tabo na naman lang ini kaya mabikol na lang ako. Muli na naman tayo may kasawsaw sa mga ganap sa internet, mga pre. Ngayong araw, yung parating na impormasyon sa inyo ay posibleng hindi nyo paniwalaan dahil hindi pa natin alam lahat ang katotohanan. No? Dahil gaano man katotoo minsan ang impormasyon na nilalatag sa inyo, dito sa mundo ng social media, mga pre, si madali pa rin naman pekein ang lahat at the end of the day. Ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga pre, no, ay yung lalaking nagpatato sa noo. At kung totoo man to, isa to sa pinaka-nakakalungkot na bagay na pwede mong makita. Anyway, habang naggangawa si pre, dahil ako matuwa ng content, saram na doon ang bagang bagay na, no? Na grabe with si Par. Tapos sila mag-post. Then na matong context siya na matong ng context para sa endoha. Then na ma-edit labot ko din dumating like. Logo nila. Maaari kang manalo ng 100,000 pesos mga pre. Ang sabi sa post nila, kaya mo bang gawin para sa 100K? Gusto mo ba ng 100,000 pesos? Ang una mong gagawin, kunin mo ang logo ng Taragis Takoyaki. Number 2, ipatato mo to sa noo mo. Number 3, kung sino daw ang una makapag-send sa kanila, eh maaaring manalo ng 100,000 pesos. Tapos nakalagay sa baba, click the photo for the official rules. Tapos pag kinlik mo to, hindi kasi kita yung nasa baba, makikita mo lang pag na-full screen na yung photo. Nakalagay sa ilalim eh. Eh bago magpadagos ng video, pasensya na nga pala sa akin background. Yung ba yung dahilan ko tala yung itig-like? Yung madalang kung ba't hindi nyo tig-share, ha? Pasensya na, di pa naman kasi akong sweldo rito eh. So anyway, sige, whatever, gagawin ko lang to kasi gusto ko, and yun. Ay, salamat nga pala sa 600k, ah, 600k. Salamat sa 6k sub, and yun, sobrang appreciate ko. Tito Paulo, shoutout, nakaka-rating nga pala sa 6k sub mo noon. Naalala ko lang eh, kasi ano, wala man. Komentaryo video kami parehas. Ako, ano, Bicolano komentaryo video. Eh, whatever. By the way, Padagos, pakisamata niyo. April Fools, mga pre. April Fools! Hindi ko napapakwestiyon yung ibang tao sa katotohanan nito, mga pre. No? Pinost nila to April 1, 2024, 3:36 PM, mga pre. Wala pang 30 payaso. Minutes, 4:04 PM, eh merong comment mula kay Ramil Albano. Sabi niya, sir, nag-PM po ako sa inyo. Yan na yung issue natin. Wait po ako ng chat nyo. At yung picture na kinoment niya, eh siya na tinatotohan sa noo ng logo ng Taragis Takoyaki. Inot na pangarito ka niya. At ito na yung nagva-viral na photo, mga tol. Sabi nila, ano na si mama? Ang sabi nila, Padagos, our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all daw, how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Okay. Never trust apology, anything or anyone the same as any other day. Kumpanya. Once more, kumpanya ang Taragis Takoyaki daw ay hindi accountable sa mga events na nangyari. No? Thank you. Ngayon, kung titignan niyo yung picture, no, kahit ako, medyo naniniwala ako na totoong nagpatatutong tao. Naman talaga yan. No? Medyo questionable lang kung gaano talaga kabilis. Pero kung pege man to, sobrang galing nila pineke. No? Pero posible pa rin talaga eh, no? Na lahat tapos ng ito ay pati isang malaking marketing push para sa Taragis. Na hindi naman lang basta yung pekeng contest yung April Fools, no? Baka April Fools din, na naloko nila yung maraming tao at maraming nag-react sa gawa-gawa nilang issue, no? Na posibleng lahat ng to ay scripted. Issue? Ganun kasi dito sa mundo ng social media, mga sa bagay. Lahat pwede mong pekeen as in. Sa bagay, may point talaga siya. So, demo aram, baka yung nangyayari ngayon yan is, ano, prank lang niya eh. Prank lang kaso nag-ibuning, ano, tato sa noo, malay mo napagulayan talaga kay itong kumpanya tas kasi tao. Detaram, ba detaram? Hindi ka talaga magbasyado para paniwala sa nahihiling mo sa internet. Karagatan niya ng scam, karagatan niya ng opportunity, pero mag-iingat pa rin. May chance na totoo nga ito, mga pre, na sobrang mali ng Taragis dito. Kasi una sa lahat, hindi naman sikat ang April Fool's Day dito sa Pilipinas, no? Wala namang gumigising na kaya nga ni kita nagpatato sa lalak, kaya nga ni nag-gibon yung prank, so
akong panya kasi sikat ang April Fools par. April Fools, kaya ito bagaman de sikat. Ngunyan sikat na may social media na banda. April 1 dito tapos excited sila na magpa-prank ako ngayong araw. Hey, sobrang sikat na April Fools doon sa Pinas. Walang gumigising ng ganun, no? Wala ring lumalabas ng bahay nila, no? Na natatakot sa friends nila dahil, April Fools Day, no? Baka ipa-prank ako ng mga kaibigan ko ngayon. Karamihan ng mga tao sa Pilipinas, mga pre, no? Kung alam man nila April Fools, either napanood nila sa cable nung bata sila, dahil malalaman mo lang yan sa media ng ibang bansa. Yes. O kaya naman dito lang nalaman sa Facebook. Dahil madalas naman tayo makigaya sa mga ginagawa ng kaya Western Pips. Oo nga. Kung totoo nga itong pangyayari na itong mga preno. At kasi yung April Fools talaga, hindi naman talaga siya event. Hindi naman talaga siya national holiday or anything. Parang gimmick lang ng mga kabataan or mga tao doon sa western countries na gawan ng ganap ang April 1 or ang April Fools. Kasi may basihan din yan eh. Pero pala gusto ko sa issue. Depensa ng taragista Kuyaki eh. Let this be a reminder how important reading comprehension is. Hindi to problema ng reading comprehension, pre. Problema yan, pre, ng reading comprehension, pre. Kaya nga, ne, kuyan. Taka, bako lang reading comprehension, pre. Common sense pa. Isa tong problema ng irresponsibleng pagjo-joke. Dahil kahit naiintindihan nila yung click the photo for the official rules, hindi naman lahat naiintindihan kung ano ba yung ibig sabihin ng April Fools na nakalagay dyan. Kasi hindi naman yan sikat sa Pilipinas. Sikat yan, pre, sa Pilipinas, pre. Hindi ka magsabi, hindi yan sikat. Kasi aram mo nga, ne. Aram ko nga, ne. Aram nga ni mga masunod pang henerasyon yan, pre. Stop it, pre. Ano ibang tao kung ano yung sinasabi nyo dyan, no? Malay nila kung meron lang kayong promo ngayong April, di ba? Ano ba April Fool's birthday ba ni April? Hindi siya sikat sa bansa natin, no? Hindi nga siya nare-recognize na holiday dito sa bansa natin. At yung joke... Isa ba ng patal na ma-recognize na holiday and day? Ano, para kang April Fool's? Yung joke nyo, nakaasa lang na sana naiintindihan ng lahat ng tao kung ano yung April Fool's. Ni wala kayong nilagay dyan na this is for entertainment only. Pre, April Fool's nga, ne? Yo. No need na maglag diyan. Sa kamay nila bagasin da click the photo para mailing da itong ano baga. Yan na tiga-apod na prank, pre. Alangan mag-ibo ka ng prank na obvious na prank. Siyempre hindi ka mag-ibo ng prank na aram mo na mapaprank ka. So by the way, hindi ko tigsisi ang biktima. Hindi ko tigsisi si Manong na nagpatato sa noning ano. Tignan ko si pre. Ika pre, aram mo over bias ka. Aram mo daw. Kasi April Fools nga. De mo pit. Sabi yung tanong, sige, sabi mo na de siya national holiday, de siya recognized bilang holiday. So, de special ang April Fools. Pero, de mo pit yung diktahan ng ibang tao na di mag-celebrate ng April Fools, pre. Kanya-kanyang gimmick lang yan. Aram mo na arog-arog kita sa Amerika. So, dito mo siya sa mga Pilipino kung nag-ibusin na kayo. So, ang anig de is de mo pwedeng bawalan na mag-gibo ng gimmick sa April Fools. Saka, prank yan, pre. Kaya mong pining, ibo ka ng prank, mag-ibo ka mo ng instruction, tapos ilag mo sa taas. It's a prank only. Kaya di mo na yan mapaprank. This is only a joke, diba? Yung responsibilidad nyo sa pagpo-post nyo, inasan nyo na lang na sana alam ng lahat ng taong makakabasa nito kung ano yung April Fools. Tsaka yung style mismo ng pagkaka-upload ng picture na to, talagang merong pagkadelikado para sa mga taong una sa lahat, hindi alam yung meaning na April Fools. Pangalawa, yung mga taong hindi ganoon kateki kasi pag lumabas sa newsfeed nyo itong picture na to, hindi nyo kita April Fools sa baba. At pag Pray, that's why it's called a prank. Click yung picture na to mula sa cellphone. Yan yung trail ng post, pre. Tatakpan yung April Fools ng impormasyon ng pahina at ng caption ng picture. Kung hindi mo na alam yung meaning na April Fools tapos hindi ka pateki, itong picture na to hindi lang basta harmless joke, no? Posibleng makita to ng mga taong nasa pinaka-desperado moment ng buhay nila bilang opportunity para makakuha ng mabilisang 100,000 pesos, no? Kapalit ng dignidad at syempre kahihiyan, no? Sino ba namang matinong tao, no? Sino ba namang taong nasa matinong posisyon, nasa matinong kalagayan ng buhay ang magpapatato ng brand ng isang takoyaki para sa halaga? Kaya nga, pre, ang algorithm, diyan nagpipili. Diyan nagsasabi, uy, dito na pahiling nagdita, mayan yung kwarta. Dito na pahiling talaga ni ta aram kayo ng meaning ng April Fools. Bukong mananarap ka yan, pre. Kaya, kung sa ano, debag sisi alone ang kumpanya. Kung baga sa ano, buka man over bias, pre. Ano, grabe naman, na, baka pang cloud chasing mo malang video ngayon para pahiling na sympathy. Grabe na, paghirap mo kay Kuya. Grabe, kung saan, tigmamaliit muna mo siya kan eh. Isang 100,000 piso. Desperadong tao lang. No? Desperadong tao lang o lahat ng to fake lang.
Kung totoo man 'to mga pre, sobrang nakakaawa kasi yung taong nagpatato sa noo. Kasi kung titingnan mo yung profile niya, kitang-kita mo na parang kailangan niya talaga ng pera, no? Nagbebenta siya ng random na kwintas na may katabing Jay. Tapos ginatas mo pa. Yung post niya, nagbebenta siya ng cellphone holder. Yung isang post may kasama pang sumbrelo yung mga binebenta niya. Tapos meron din siyang post 4 days ago mga pre, no? Na sana magbayad na raw yung mga tao may utang sa kanya dahil wala raw siyang pera. Isipin mo na lang, no? Posibleng nasa ganoong sitwasyon yung taong 'to. Nasa pinaka-desperadong moment ng buhay niya. Tapos makakita siya ng bilis ang post, kunin mo ang logo ng Taragis, ipatato mo sa noo mo. Kung sinong unang makapag-send sa amin, siya ang mananalo ng 100,000 pesos. Kumbaga nandun na agad yung sense of urgency na, ah, gusto ko manalo dito, gusto ko ako na yung mabigyan ng perang to. Kaya nung nakita niya yung deceiving na picture na to, no, na hindi... deceiving, pre. Oo, deceiving yan. Pero, pre, aram ko, biktima siya. Ning prank, biktima siya ng prank. Kasi init nga, mukhang init-init. Sineryoso niya yung prank. So nag-apology video naghagad nga ng tao ng ano ng kumpanyang Taragis na kung ano ta gini binitang prank din dahil asahan na ma, may matik na kung ano sa seryoso ng prank lang na yun eh. April Fool's eh. Nakikita agad yung April Fool's sa babae, nagpatato na agad siya. Tapos nakita niya pa no, na yung nagpost eh merong 700,000 followers. Okay. Meron pang blue verification badge na FB no, na nagsasabing isang authentic brand itong tinitignan mo. Kung peke man ang lahat ng to, napaka-tasteless na to bilang isang marketing scheme. Tama na ang illusion pre. Deka naging jutsu pre. Hindi yan peke, totoo. Pero kung hindi naman no, Taragista ko yaki. Feeling ko ang pinakamagandang pwede niyong gawin eh, ibigay na lang yung 100,000 ni Kuya Ramin. Anyway, April 4, April 3. So, basta yun na, may update noon yan itong si Pare Koy. Itrato nyo na lang to bilang marketing expense. Tutal na sa inyo lahat ng spotlight ngayon. At kung magda-damage control man kayo, napakaliit ng 100,000 para maisalba yung digital image nyo. Although kahit gawin nyo yun, meron pa rin nakakalungkot na katotohanan. Kung sakaling totoo nga na nagpatatutong taong to, bayaran man niya ng 100,000 pesos, magtulungan man yung mga taong nalulungkot para sa kanya, no, magbigay, mag-fundraise para sa kanya at may makuha siyang pera. O kaya naman may tumulong sa taong to, nakasuhan kayo at manalo siya sa kaso at makuha niyo yung perang nararapat para sa kanya, nakakalungkot pa rin, no, dahil saksi tayo sa storya ng isang tao na sa sobrang desperado. Yung ka na lang. Sad boy na naman si Pretty Gabo mo na naman mata nga ni. Simple na nga ning buhay ning lalaking ito nagpatato. Talo mo man tigpahiling sa content mo na igmamaliit mo siya. Nagsisikap nga ng tao para masabing may pinatunayan. Tapos ikaman, tod-tod ka man. Aram ko may simpati ka. Aram ko ako may simpati mo sa tao ito kay kuya yung nagpatato sa noo. Meron akong sympathy. Pero wag mo naman minamalit masyado yung tao. Alam ko na naawa ka. Pero wag sa ganung paraan. Parang sinasabi mo sa kanya na minamalit mo siya in a good way. Takoyaki, pre. Nagpalagay siya ng brand ng takoyaki sa noon niya. Sa mukha niya, pre. Okay. Unang bagay na makikita ng ibang tao sa'yo pag kinakausap mo sila. Okay. Literal na nakakita tayo ng isang taong willing isuko yung dignidad niya para sa pera, pre. Dahil lang sa isang April Fool's prank na hindi pinag-isipan. At kung pinag-isipan man, no, at naloko nyo nga kami, okay yung pangit ng joke nyo, di ba? This is some sad mga pre. Some sad what the frick? Aram mo pre. Okay, ini ang overall comment ko kay pre. Si pre, di niya aram ang context yung April Fool's ata eh. So, di pag sabi yun pre, ang inot mong sala doon na sinabi pre is di siya kilala sa Philippines. Kilala siya pre sa Philippines. Kaya nga ni, kaya tupa yan ang April Fool's yan. And totoo yan pre, na pigawin ko na, totoo yan pre. Ta, siyempre, ang April Fool's, laganap na ngunyan ang impormasyon sa Western and sa Pilipinas. Kasi ikaw lang itong Facebook, pre. Kalat na kalat na yan, pre. Kaya di pagsabi yun na, di aram ning mga Pilipino ang April Fool's. Sibo naman kita, pre. Manakaistar sa bukid, pre. Sibilisado ng Pilipinas, pre. So anyway, inipang panduwa mong sala. Okay, di siya dineclare na national holiday. Di siya na-recognize ng iba, ng katulad mo ata. Pero pre, di mo pwedeng sabihin pre na pag di mo ni-recognize ang April Fool's pre, di mo naman siya i-recognize pre. Ibig sabihin yun, di mo kayong pugulan ng mga taong gustong gawa ng gimmick ang aldaw na April 1 pre. Arog ko, di akong pakiram sa April Fool's pre. Ang ipakiram ko hindi pre, content. Kasi ang tigamang ko dapat talaga hindi mga memes. Pero tinaw sa kuya, issue. Ba't ganun? So, pantulo pre. Di ka basyadong bias sa kumpanya pre. Kasi... if ever man na ako rin napapaisip kung totoo o dae ang bagay na yun eh, nagpatato or malay natin lahat, sabi nga eh, marketing strategy lang talaga yun eh, na pag kumbaga, pero dae man nga talaga pre, totoo pre na na nagsasakit yung tao. Ini pa pre, ang pinaka-pinakasala mo talaga pre, aram ko na nahihira ka pre duman sa tao nagpatato sa angog. So itatagalog ko na lang pre para
intindihan mo. Alam ko na naawa ka dun sa nagpatatuso noong lalaki, pre. Pero hindi mo pwedeng pakita sa kanya na naawa ka masyado. Kasi nga, tingnan mo naman, nagtitinda siya ng kung ano-ano sa mga abobot sa social media niya, sa Facebook niya. Hindi yun para babaen siya, kundi para ipakita na may napapatunayan siya, pre. Huwag mo naman siyang ibaba sa sa magandang paraan, pre. So anyway, what are the things that we actually learn in this video? So una, wala. Pangalawa, mag-iingat tayo sa social media kasi alam natin ang social media is laganap na latagan or platform ng tama at maling impormasyon. Yan ang dapat ang tandaan sa internet kasi laganap, mas nga si mama, obvious aram niya ng prank, aram niya ng scam. Subukan niya pa si mama daw de April Fool's per me na pa-prank yan. So anyway, maging responsible tayo sa mga pinopost din natin minsan. Kasi hindi lang tayo basta-bastang magpo-post ng kung ano-ano sa internet natin for cloud chasing or for anything para lang makakuha ng atensyon. So kailangan din natin maging responsable, sikat man tayo, may blue badge man tayo, hindi, monetized man tayo, hindi, kailangan natin maging responsable kasi marami talagang tao, sabi nga, yun nga, maraming taong mga nag-scam, maraming taong nasa scam, kaya mag-iingat din kita sa mga tig-poposta, mag-iingat din kita sa mga tig-share ng information sa internet, sa social media, kasi yun nga, marami mga na-misinterpret at marami din mga tao talaga, mga nagiging desperado sa bagay, sa buhay, kasi sabi nga na ang Pilipinas is demand kita gabos mayayaman igde. So, lastly, permitang gamiton ang satuyang common sense and buksan perme ang satuyang isipan na pag-isipan yung mga bagay na gigibunta bago ipahiling sa internet or social media kasi ang kwarta talagang masakit din kunhon. Pero kung kapalit man kayo ng permanenteng dignidad sa internet or sa dawa sa luwas. So mag-ingat kita, maging responsible kita sa tuyang hero kasi kumbaga yun sa nining may pagmamalakita sa tuyang pagiging respetado at mga formal na heroon. So di man tayo sikat dyan or di man tayo kilala, di man tayo beresto, so at least igwa ka ning ugaling may control sa sadire. So anyway, tinawa na po ning reward yung lalaki. Marami din ang mga nag-offer na ibura, may mga nag-offer na lagyan ng cover yung tattoo, may mga nagsabing bibigyan na lang siya ng ganung halaga kung hindi mabibigyan. Pero binigyan na ng kumpanya yung lalaki ng sinasabing price na nakalagay sa prank. So yung prank naging totoo, yung katatawanan naging seryoso. So yun yung thrill ng April Fool. So may meaning na yung tattoo niya sa noo. So every time na makikita yun ng mga tao, sabihin, anong meaning ng tattoo mo sa noo? Ito yung time na sumikat ako at ito yung time na minsan ang naranasan ko makaraos sa buhay. So padagos lang tabi and saludo tabi ako sa mga hardworking na mga tatay at sa mga nanay and sa mga tao na padagos lang sa buhay na nagsusumikap. So anyway, salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and tapusin ang channel at i-like. Thank you very, very much.